si Brad Bonga. Kasi tol, kapit ka lang kasi dumating din ako sa sitwasyon na ganyan na feeling mo tinalikuran ka ng mga tao. Pero huwag ka lang bumitaw tol, kumapit ka lang sa paniniwala na may mabubuti pa rin tao tol. Kaya kapit lang tol din sa ate ko na may pinagdadaan ang sakit ngayon na... Yan, napaiyak na siya dyan eh. Ah, very emotional yung pangyayari na yan. Ano? Kasi tol, kapit ka lang kasi dumating din ako sa sitwasyon na ganyan na feeling mo tinalikuran ka ng mga tao. Pero huwag ka lang bumitaw tol, kumapit ka lang sa paniniwala na may mabubuti pa rin tao tol. Kaya kapit lang tol din sa ate ko na may pinagdadaan ang sakit ngayon na... Yan, napaiyak na siya dyan eh. Ah, very emotional yung pangyayari na yan. Ano? Talaga namang... ano sabi? Ayun, yun nga lang yung ano, yung good evening, ano, update sa bail niya, wala pa. Sabi naman ni Jonah Mendoza, ang ayun, ano, parang nagalit yata si Jonah. Mr. Navarro, during his hearing sa RPC, ay humingi ng bail hearing. Ang allegation niya, hindi daw malakas ang ebidensya ng prosecution kaya dapat bigyan siya ng bail. Ang sabi nung umakyat uli, nung dininay siya ng bail, umakyat sila at dininay uli yung kanyang bail saying na mali yung appreciation. Siguro naman di naman din siguro minimin, ano? There's nothing, hindi naman siguro minimin ni Attorney Trixie. Siguro naman di naman din siguro minimin, ano? There's, siguro nagkataon lang din natin alam. Yun nga lang, yung hindi lang siguro nakarating pa sa kanya. Pero nagtatanong din tayo sa kanya, di ba? Happy birthday ayon, ha? Happy birthday sa'yo at salamat naman din sa naalala mo si Bong, no? Very emotional nga siya kanina, no? Habang, di ba? At maraming mga revelation ngayon, ha? Daming balita, no? Si Erwin Tulpo, nanganganib. Baka hindi siya makapasa dito sa... Baka isa nominado, baka pangatlo siya. Si Trixie, natanggal din, di ba? Attorney Trixie. Pangatlo na siya, tapos yung matatanggal, di ba? Sino ba yung isa pa? Sa mga appointee, no? Baka hindi lumusot, eh. Si Erwin Tulpo kasi may mga technicalities na... Sayang magaling si Erwin Tulpo, mahusay siya, eh. Singin ko kailangan siya ng bansa, may action siya, kailangan natin ng mga ganun, eh. Kaso nga lang may ruling, no? May mga rules. Pero sabi ko nga sa inyo, kung napapakinabangan naman at yung kanyang kaso naman ay... hindi naman na kumbaga kasama kasi siya, mamamahayag siya, eh. Talagang kasama yon sa trabaho niya na hindi maiwasan na malalibel ka, eh. Kasi journalist. So nag-expose ka, eh. Expose. Buti sana kung hindi siya journalist. Diba? So kung hindi siya journalist, nalibel siya, yon. Pero pag journalist ka, na-libel ka, mukhang normal lang sa kasama sa trabaho, eh. So, isa pa, yung Amerikano yata ang ano niya, citizen yata siya. So, nagalit na yata si Jonah Mendoza, no? We miss you, Bong. Sana makalaya ka ng tuluyan. Kaya nga, eh, sabi nga ni ano, kapit lang, eh. Ni Ian, mabait din pala tong ayon na to, no? Ian na to, no? Ako sa sitwasyon na ganyan, na feeling mo tinalikuran ka naman. Malapit sa akin na may pinagdadaanan sila ngayon. Unang-una yung... Yan, o. Oh. Yan, ang ano ko lang naman ang... Ayan, o. Oh. May pasaka. Ayan. Batang-bata ni Neri sa hair, ah. Dami-daming makeup artist. Hindi ka nang hiram ng concealer. Your wish! Yan, ang ano ko lang naman ang wish ko dahil may dalawang tao kasing malapit sa akin na may pinagdadaanan sila ngayon. Unang-una yung
si Brad Bonga kasi Brad Tol, kapit ka lang kasi dumating din ako sa sitwasyon na ganyan na feeling mo tinalikuran ka ng mga tao pero huwag ka lang bumitaw Tol, kumapit ka lang sa paniniwala na di wala naman tumatalikod kay Brad Bong, kay Bong Navarro no. Nandito pa rin kami no at ready to mingle ha? Jocelyn Caragay no, number one panibong yan si iyo. Ah, eh lagi sinasabi Showtime. Idol niya si Bong talaga. Kaya oh nga eh, kaya nga parang naipaiyak nga ako diyan. Very emotional kaya ayoko na rin pakinggan pa yung iba niyan sinabi kasi parang ano eh na tamaan din ako doon dahil very emotional kasi ang kapatid niya yan, nagsakripisyo para sa kanila. Hindi niya na kinaya, talagang umiyak na siya kasi hindi na nga nag-asahin kapatid nila, niya. Ay nako, ayoko lang parinig sa inyo, baka maiyak din kayo. Ayoko naman, kasi siyempre yung iba sa inyo nasa abroad. At ayoko maging emotional. Kailangan happy-happy lang tayo, di ba? Pero siyempre, hindi mo naman din minsan hindi mo ano yung sarili mo na malungkot din eh. Siyempre, nadadala ka din ng emotion mo. Nahawa ka rin sa mga tao. Sa kanila mga pinagdadaanan. Pero lahat naman tayo din, dumadaan din naman sa mga bagay-bagay. No? Sometimes, it rains, rainbow after rain. No, siya. Ganun lang. Angel. Good evening, Sir Baden. Sa aching po kanina yung sa Showtime. Noong time na pinalabas sa news na binasuran di Ojo yung kaso nila Cornejo. No, when they had Bong nakadurog ng puso praying. Kaya nga po. Oo, yung misa inaano ko rin 'yan. Inaano ko yung binasura na no. Kaso nga lang syempre hangga't hindi yan nako closure, walang closure ay gagawa sila ng ano. Era Aragon, no. Prayers for Bong Navarro, sana makalaya ka na. At sana totoo na makalaya ka na, sabi ni Gano. We're Fredo Blas, no? Good evening po, Idol. God bless po sa lahat. Makakalaya si Bong. Kasi meron tayong motion sa Supreme Court, no? Na motion to quash, no? On the grounds of lack of probable cause. Sinasabi rin niya, demurrer to evidence, no? Lack of evidence. Ito naman, lack of probable cause. Hindi makitaan na si Bong Navarro ang gumawa ng krimen na yan. O ginawa niya ang krimen na yon. Kasi may tinatawag pa kasi tayong ano yan. Diba? Kailangan natin ng mga mas direct evidence. Puro circumstantial evidence. Eh kung talagang ginawa niya yan, dapat kinuna nila ng video. Diba? Actually, may mga video nga sila. Kinuna nila si Bong. Ewan ko, baka pinagbubura nila bigla. As evidence kasi yun. Eh. Laban sa kanila. Dapat kinumpis ka lahat ng mga cellphone nila. Well, Fredo Blas, no? Good morning po. God bless po sa lahat yon. Hello, sa good afternoon, Idol Spurdy. Nakakaya po may sinya. Sana po maging okay na lahat. Yun nga eh. Kaya nga, hindi ayoko na rin panoorin. Doon na lang sa part ni Bong, no? Na talagang gusto niya kumapit lang si Bong na kasi Tol, kapit ka lang kasi you know, dumating din ako sa sitwasyon na ganyan na feeling mo tinalikuran ka ng mga tao pero may dalawang tao kasing malapit sa akin na may pinagdadaanan sila ngayon. Unang-una yung si Brad Bonga kasi Tol, kapit ka lang kasi dumating din ako sa sitwasyon na ganyan na feeling mo tinalikuran ka ng mga tao pero huwag ka lang bumitaw Tol, kumapit ka lang sa paniniwala na may mabubuti pa rin tao, Tol. Kaya, kapit lang, Tol, din sa ate ko na may... Yan, talagang, kumbaga, siyempre, Eliteria Maceda, magandang gabi, sir. Magandang gabi. Bayan? Andito po si Eliteria Maceda. Of course, thank you, Maria Ramos. Good po, sir. God bless. May added na po ba kayo kay Bong? Saturday ngayon, wala pa tayong ano kundi naka-quarantine eh. So nasa ano pa rin siya no, nasa dormitory at siyempre solo siya doon, naka-quarantine nga.
So, okay naman siya doon, no? Wala naman magiging siyang problema ron, kundi talagang nasa waiting game lang din tayo. At inaano nga natin tong gusto nating malaman din yung sinasabi no ni Attorney Trixie no. Kasi parang hindi na rin nagugustuhan no ng ibang mga supporters no ni Bong Navarro yung sinasabi niya na dalawang beses eh, na denied ang bail. No? Saan niya yung kinuha no? Pa-shoutout pa sa lahat ng supporters and subscriber sa patuloy na pag-support sa program ni Sir Perds no. Sabi yan ni Wilfredo Blas. Thank you Wilfredo Blas sa iyong pag-support no sa napakalit na touching channel no. Maayos naman po ang sound niya sir. Ah, maayos naman po. Okay. Siguro nagkaroon lang ng glitch kanina. Kasi nga nakakatakot yung mga ano natin kanina eh. Talagang matindi yung siguro ewan ko paano nila nagawa ng paraan yun. In God's sake po, makakalaya na yun si Idol Bong. Wala silang evidence sa lahat ng isang pangkaso. Wala nga silang evidence. Wala silang strong evidence. Yun yung totoo, strong evidence against Bong Navarro. Wala silang ano eh. Ang puro circumstantial, puro sinasabi lang nila na may rape sa 1 minute. Yun lang naman ang inaano nila lagi, di ba? Merong sa 1 minute daw eh, meron, may ano doon. Yun lang naman ang lagi nilang sinasabi. Sinasabi nilang you cannot, it is improbable to have rape in 1 minute. Nandun na po, dalawa pong Supreme Court decisions yan na meron pong rape in 1 minute. Tapos yung kanilang mga witness, hindi naman nagsi-attend. Di ba? Yung sinasabi nilang Ana Roma, hindi umattend ba? Hindi naman. Yung Jed Fernandez, umattend ba? Hindi rin naman. So, kulang-kulang na witness nila, sila-sila na lang din. So, paanong lalakas ang ebidensya nun? So, kahit na saan mong anggulo tignan, at ito ay mayroong pang nakahain na motion no sa Supreme Court to dismiss no due to lack of probable cause. So, itong mga to ay pwedeng maipit ang judge nito eh. Pagka nagsabi siya ng granted, bail not granted kasi tapos biglang naglabas yung Supreme Court no probable cause. Paano nangyari yun? Walang probable cause pero sinabi niya the evidence is strong against Bong Navarro. Di contradiction yun. Diba? So, ayun lang yung naman. Ang nagiging problema lang dito, syempre nagkakaroon tayo ng konting misunderstanding, no? Dahil tayong lahat nag-aantay. At lahat din naman, pati lahat ng network, nakakantabay naman din. Lahat ng network, media, mga bloggers, lahat no ay nag-aantay no ng mga balita no na po pwedeng masaga no ng ating mga radar no yung ating mga informer. Pero may mga kasi may mga bagay diyan na hindi pwedeng sabihin sa loob. Kasi bawal talaga. Kasi malalagay nga sa alanganin. Actually sa amin may nagdemanda. Nadimanda nga yung warden. Ayaw ko lang magsalita dito eh. Nadimanda nakakasuhan nga yung isang warden eh. Pero ang masasabi ko sa inyo, wala, mababait naman na sa may BJMP, wala nang problema naman doon. Kasi PDL, ano naman yan eh, Deprived of Liberty, ano lang naman siya eh. Ang tawag doon, naka-preventive detention. Hindi pa siya convicted felony. Hindi pa siya convicted felon. Naka-ano lang siya, no? Naka-preventive detention. Kasi yung kanyang kaso ay reclusion perpetua. So, standard kasi yan eh. Na pag yung kaso na ipinasoy at nabigyan ng probable cause, ay talagang na magkakaroon ka ng preventive detention. Kaya naka-detain. Pero hindi ka, innocent ka pa rin. Upon proven otherwise. That is the yan ang due process of law. No? Yan ang sinasabi ng saligang batas. So, Wilfredo Blas, baka sa Monday po may awa ang God, no? Think positive po tayo. Yes, Wilfredo Blas. Talagang positibo. Kasi wala namang sa aking pananaw, no? Kahit sa mga abogado, tinitignan ko, masking both parties, both kahit na yung mismong mga
prosecutor, walang sinabi na malakas ang ebidensya nila laban kay Bong. Hindi nga sila nagsalita, di ba? Tumahimik na nga lang sila. At si Attorney Malyongay, tinas pa yung kamay. Talagang positive. Very positive. Kasi kung magbigay man dito, no, ang judge, no, ng kanyang verdict or ng resolution niya, eh, talagang yan, eh, papabor talaga kay Bong Navarro. Yun lang naman naantay natin, eh. Siyempre, yung pangyayari lang, siyempre, nilipat, nagkaroon lang din ng, di ba, yung parang emotional tayo lahat, tapos nakita natin, payat nga. Hindi ko naman masabing, di ba, magandang klase yun, maganda yun. Pero, hindi ko naman masabing gano'n na hindi ako nalungkot. Sasabihin ko, hindi ako nalungkot, okay lang. Magkisinungaling ako sa inyo. Na tinamaan talaga ako na saktan din ako na makita ko si Bong na gano'n, na kawawa naman kayo kung tao. Pag talagang, yung talagang napag-initan ka, di ba? Kagaya nga si Francis de Antonio Marcos, di ba? Ang nangyari. We pray for Bong, makalaya ka din. Yes, no? Baka po ang ibig sabihin ni Attorney Trixie, eh, denied ang isinampang kaso ng kabilang parties na strong evidence laban kay Idol Bong. Hindi, sinabi niya kasi bail, eh. Pakinggan natin mabuti. Talagang daka dalawang beses niya inulit-ulit, eh. Kaya questionable nga talaga, eh. Tignan mo, eh. Mr. Navarro, during his hearing sa RTC, ay humingi ng bail hearing. Ang allegation niya, hindi daw malakas ang ebidensya ng prosecution kaya dapat bigyan siya ng bail. Ang sabi nung umakyat ulit, nung dininay siya ng bail, umakyat sila at dininay ulit yung kanyang bail, saying na mali yung appreciation. Very definite yung tama yung sinabi niya na nag motion na petition for bail at to prove na mahina talaga yung ang ganda ng explanation niya, talagang definite, talagang eksakto, eh. Hindi yung tipong na ano lang, eh, yung kay Mami, ano, di ba, kay Mami Christy Permino. Ito talaga dalawang beses sinulit, eh. Ito pa yung isa pa. Si Mr. Navarro, well, he's being held without bail. Nagkaroon sila ng bail hearing at dun sa bail hearing niya, dininay po siya. Ano yung implications nito? Ibig sabihin, kinikilala ng ating hukuman na malakas ang ebidensya sa kanya. And therefore, he has to go to trial at kakailanganin niya in all likelihood na magpresenta ng ebidensya. Ako, hindi ko kailangan magpresenta ng ebidensya? Patunayan nyo na anong ebidensya nyo laban sa akin. Wala yung pagkakaiba yan sa kaso ni General Bantag. Hanggat wala si Sulweta, eh mahirap patunayan na may kinalaman si Bantag dun. Yan ang missing link dun. Hindi mo pwedeng ikatuwiran na preponderance of evidence. Kahit na mundo, buong mundo, kahit na mundo pa ang iyong evidence, no? Ay pag walang direct evidence na talagang kasi beyond reasonable doubt, eh. Di ba? Kasi madaling lagyan ng doubt pagka walang direct. Kailangan may direct. Yung direct link ay talagang si Sulweta. Yun ang magpapatibay kung talagang may kasalanan. Kaso nga lang, pinangangambahan. Ha? Tapos may nakita pang kalansay dyan sa DOJ. Kaya, ngayon, sa forensic, eh. Pero tingin ko luma na rin yung ewan ko, ha. Marami, ha. Mga 3 to 5 person yung nakabaon doon sa kanilang, ano. Baka panahon pa ng hapon yun, di natin alam. Di ba? Inahanap natin si, ano, di ba? Si Sulweta kung nasaan. Ha? Kaya ito, hindi natin alam kung siguro pinapangambahan niya din siguro yung kanyang buhay. Good evening, Larry Boy, no? Di ba? Kaya itong sinabi ni Attorney Trixie, eh, denied ang isinampang kaso sa kabila. Bail, eh. Talagang ano, eh.
definite yung ano niya eh. Hindi ko nga alam kung saan niya kinuha yung idea na yun eh. Dahil ang talaga lang naman ng, baka nalito lang din siya eh. Baka, ewan ko kanino siya kumuha ng source. Hindi ko alam kung sino source niya eh. Kaya nga tinatanong ko kung saan, kailan eh. Para at least ma-recall niya eh. Kung saan niya nakuha yung balita na yun. Kasi, sa totoo lang, wala akong nabalita. At walang nagbabalita na ganun. Walang nagbabalita na isa man sa mga media man. Diba? Kasi kung talagang totoo yung gag order or hindi pwedeng sabihin, bakit hindi naman pwedeng sabihin? Eh bakit niya sinabi kung hindi pwedeng sabihin? Diba? At bakit siya lang ang nagsabi? Bakit hindi sinugundahan ng kahit ng mga peking vloggers? Di ba maraming fake news na vlogger? Maski yung fake news na vlogger, hindi rin pinatulan eh. Di ba maraming fake news na mga vlogger, fake news kay Bong Navarro? Maski yun, hindi pinatulan eh. Hindi nila kinontent eh. Kasi alam nila nag-aantay. Alam kasi ng tao lahat, nag-aantay. Alam naman natin na nag-aantay tayo talaga ng resolution ng judge. Alam natin lahat yun eh. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na hearing, na bail hearing, no? Na dalawang beses, no? Good day po, sir. Hoping na wala yan si Bongson. God bless po. Wilma Castañeda. Yes, very positive tayo dyan. Praying for you, Bong. Manalig ka lang sa Panginoon. Yan, ha, Bong. Marami nagmamahal sa'yo. Sana yung mga... Yan, sila Ion. Happy birthday. Marami nagmamahal sa'yo, Bong. Kaya huwag mo sanang isipin na tinalikuran ka na or something like that. Ano yun? Larry Boy 35. Alam naman natin kung ano yung totoo dyan, eh. Strong evidence. Eh, wala pong maipresent na Corneo ng strong evidence. Eh, nangyari? Nagtago nga eh. Paano magkakaroon strong evidence yung nagtago? Diba? Nagtago sila eh. Buti sana kung hindi sila nagtago. Eh, sabi rito, strong evidence. Dito naman, dalawa, sabi. Oh. Ni Mr. Navarro, during his hearing sa RPC, ay humingi ng bail hearing. Ang allegation niya, hindi daw malakas ang ebidensya ng prosecution kaya dapat bigyan siya ng bail. Ang sabi nung umakyat uli, nung dininay siya ng bail, umakyat sila at dininay uli yung kanyang bail saying na mali yung appreciation. Hindi, ganito yan. Hindi mahina evidence. Walang probable cause. Hindi nga pinag-uusapan dito yung ano eh, evidence eh. Ang pinag-uusapan nga rito yung probable cause. Di ba? Probable cause na nga. Ayari na ba yung good evening po sir. Matagal na po ako nakasubscribe sa iyo. Ngayon lang po ako nag-comment. Masarap po pakinggan ang mga positive comments niya para kay Bong. Ayari na Binawa. Thank you po. Positive lang tayo kasi hindi naman ang totoo talaga dyan. Yeah. Your wish! Ayan. Ang ano ko lang naman ang wish ko dahil may dalawang tao kasing malapit sa akin na may pinagdadaanan sila ngayon. Unang-una yung si Brad Bong kasi tol, kapit ka lang kasi dumating din ako sa sitwasyon na ganyan na feeling mo tinalikuran ka ng mga tao. Pero huwag ka lang bumitaw tol, kumapit ka lang sa paniniwala na may... Baka sa Monday makalabas na yan eh. Hindi aabuti ng December 14 yan. Pinakadalis, no? Kung hindi man maano yan. Pero para sa akin, ano? Para... Bakit kailangan patagalin pa eh? Diba? Para naman, ano, diba? Para namang... Yung, alam mo yon yung, diba? Kahit nasabihin natin na ganito, ganon, ganon. Pero kung pwede naman yung i-release na, diba? Ba't kailangan patagalin mo pa yung tao? Diba? Ba't kailangan patagalin mo pa si Bong dyan sa kulungan kung pwede mo naman bigyan ng bail na? Diba? Kasi para sa akin, wala ka rin konsensya pagka ganon eh. Wala ka rin kwentang tao. Haharap ka sa Panginoon Diyos, di ba? Alam mo na walang ebidensya ng matibay laban kay Bong Navarro. Kung hindi puro circumstantial at tatlong paiba-iba na affidavit ang ginawa para lang magkaroon ng probable cause. Yung probable cause pa lang dito, nakatatlo na affidavit para lang magkaroon ng probable cause. At tinanggap yan. Imposible mangyari eh. Kahit sa barangay eh. Nagreklamo ka sa barangay. Pinalo ka ng ulo niyan eh. Ay, hindi ako pinalo. Tapos sabi, bumalik ka sa barangay. Nagano ko. Hindi, pinalo pala ako. Oh.
Tapos pumunta ko ulit, iniba mo statement. Hindi, kasi hinuli niya ako, nilasing niya ako, kaya napalo niya ako. Tatlong beses ka pabalik-balik sa barangay, baka sampalin ka na ng barangay, sa totoo lang eh. Kasi iba-iba ako ng salaysay. Iba-iba ka para kang lasing. Di ba? Ang nagpapaiba-iba lang ng salaysay, yun talagang may psychological problem na trauma or what. Di ba? Ikaw pa eh. Hirap na lang din magpaliwanag. Hindi na natin dapat balikan talaga to eh. Kasi kailangan natin na babalikan kasi nga dahil sa mga ganito na pinatagal-tagal pa, pwede namang pabilisin na yan. Di ba? Bigyan na ng bail yan. Dahil, ganun din naman, bibigyan mo din naman ng bail yan eh. Alam nga namang hindi mo bigyan ng bail yan. Sasabit ka dyan. Unang-una, hindi nabigyan ng probable cause ng RTC yan at saka ng DOJ. Kaya lang nagkaroon yan ng probable cause dahil nagtatlo. Yun ang hindi nyo binabanggit eh. Tatlo ang ginamit na affidavit dyan. Saka nakakita ng ganun. Ikaw ba papayag ka ba tatlong affidavit iniba-iba niya para lang makulong ka? Di ba? Katantaduhang malaki eh. Hindi nyo binabanggit, hindi nyo nabanggit no? Matatlo ang affidavit nyo no? O, hindi nyo pinagmamalaki, di ba? O, bakit? O. Doon pa lang eh, tapos nagtago pa yung kliyente nyo, nagtago ng 2 linggo. Eh kung walang kasalanan yung mga yan, ba't magtatago yan? Tsaka kung talagang naano yan, dapat doon palang nagreklamo na yan, kagaya ng ginawa ni Bong. Kung naargabyado yan, dapat nagdemanda na. Di ba? Si Bong, dinulpi niya ng 22 gabi. Kinabukasan nagreklamo. Sa NBI, dinemanda kayo. Yun yung tama. Di ba? Sinecure niya muna yung sarili niya. Nung secure na siya, hindi na siya mapapatay, hindi na siya madadali. Nagreklamo sa NBI. Yun yung standard na hindi nyo ginawa yun. Eh, nung nadimanda lang kayo, sakalang kayo nagdimanda, nagkontra-demanda eh. Magagaling lang yung abogado nyo, sa totoo lang. Hindi na magagaling yung abogado nyo eh. Puro mga class A ng mga abogado nila, magagaling. Mga makapangyarihan, di ba? Good evening po sir, matagal na po akong nakasubscribe. No? Thank you. Elin Abad, no? Gandang gabi Sir Perds, no? Thank you. Larry Boy, saan ka na Perds? Sa tuon na makalabas na siya sa next week. Kaya lang nakakatakot ang balita, lalo na mula kay authority si galing ang balita. Balita naman niya, hindi naman, sa totoo lang yung balita niya, wala namang kumagat eh. Wala namang sumunod sa kanya, wala namang nag-content eh. Tsaka pinag-aralan ko yung kanyang ano eh, first time niyang nagbabaro case. First time niya yan. Una-una siyang, nagtaka nga ako bakit at the height to pa nag-aantay tayo ng bail, eh bigla siyang pumasok ng ganung pananalita na, di ba, na na-deny ang bail. Gayong wala pa. Kaya tuloy, minsan, hindi ko maalis sa isip ko na tinetest niya ba yung water? Di ba? O nagkamali yan talaga? Honest mistake. Di ba? Kung honest mistake or hindi siya nagkamali, ade explain naman niya kung kailan na nangyari yun. Kasi wala naman di talaga nakakalam eh. Masking sila at yung Malyongga, hindi pa alam yun eh. Wala nakakalam kahit ng mga major networks, walang ganung balita. Saan niya nakuha yun?